Hi guys, good morning. Welcome to these stories. Lumig. May pila. First time may pila. Gusto ko lang sana mag-thank you dun sa mga nanood sa una naming video tungkol dun sa pag-travel namin from Philippines to Canada, and sana dun sa mga katulad namin na wala pang experience for international travel, nakatulong ako sa inyo para magkaroon ng idea tungkol dun sa step-by-step procedures pagdating natin ng airport hanggang makarating tayo ng Canada. It's Sunday dito sa Lethbridge with 9 degrees Celsius, and nilalamig pa rin kami dito kahit na 9 degrees na siya, and sikat na talaga yung mataas na talaga yung sikat ng araw dito. Hindi na nag-snow, pero I believe next week mag-i-snow pa rin dito. Pinalit ko kasi yung mga comments ninyo dun sa una kong video, and sagutin muna natin yung iba. Sabi ni Redeem Valenzuela, saan po kayo nagpa-swab test at magkano po? Yung flight kasi namin is PAL. Meron silang exclusive na PAL testing facility. Doon kami mismo nagpa-swab. Cost niya is 3,300 per person. Mabilis lang yung result niya. Like mga 2 PM kami nagpa-swab test. Then yung 4 AM the next day, meron na kaming result. 4 AM sa akin and 6 AM kay husband. Sabi ni Don Perez, international student steps po, paano? Yung isa-share ko kasi sa inyo ngayon is yung mga expenses para sa pag-apply ng student permit. So somehow, magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung mga steps. And in the future, sana makagawa rin ako ng video tungkol dun sa steps ng pag-apply. Sabi ni Victor Carpio, ano ang school nyo? Lethbridge College po yung school ko. Sabi ni Jenaline Reyes, ano pong laman ng clear book? Pasensya na, hindi ko nasabi yung mga laman ng clear book nung nakaraang video para tuloy naging magical clear book na ipapakita mo lang sa immigration officers tapos wala na silang questions. So hindi po ganun. Share ko yung sa inyo yung laman ng clear book. Hindi ko lang siya nadala ngayon, hindi ko siya naayos ngayon eh. Sabi ni Peter John Malagueña, sana tama yung pagka-pronounce ko. Ate, mahirap po bang mag-aral sa Canada? Paano kung bumagsak ka ng isang exam, magkano pong gagastusin sa Canada? Study work po, ate. Okay, una, ate, mahirap po bang mag-aral sa Canada? Normal na pag-aaral lang siya. Kailangan mo ng time, mag-devote ng time. And ngayon kasi medyo mas convenient para sa aming mga international students kasi online class. Classes namin recorded. So, if ever na may lesson na medyo hindi pa siya nag-sync in for the first time, pwede mo siyang balik-balikan. And yun yung pinaka-advantage for me ng online class. And may mga subjects kasi kami na, for example, Monday, ang klase namin sa kanya ay Monday, Wednesday. So yung Monday, wala kaming class sa kanya. Wednesday lang kami mag-meet for online class. Magkano pong gastusin sa Canada? So, Peter John, keep on watching kasi yun yung isi-share ko sa inyo today. Sabi ni Erica Monton, ma'am, sa immigration po ba pagdating ng Canada airport, sabay na kayo sa isang immigration officer? Yes po, sabay na kami sa isang immigration officer. Kasi yun sa Philippines, one at a time lang, kahit dependent ko siya. Hindi ko nalaman yung mga questions sa kanya first hand. So, tinanong ko lang siya after kung ano yung mga questions sa kanya. Pero yung sa Canada na, isang immigration officer lang kami. Sabi ni Crisha Luspegro, sana tama yung pagkakabigkas ko. Congratulations po, how much po air ticket ninyo, ma'am? Ay, sabi ni Crisha, so Crisha, keep on watching. Mamaya isa-share ko sa inyo yung mga expenses. Gumawa rin kasi ako dito ng parang table para hindi ko makalimutan yung mga kailangan kong i-share sa inyo. Sabi ni Peter John, dumaan po ba kayo ng agency sa study work sa Canada po, ate? Ilang taon po kayo mag-aaral sa Canada po, ate?
Meron kami agency, Canada-based. Kung ilang taon, 2 years po yung course na kinuha ko. Business Administration, major in Management. Sabi ni ako si Jupotsky. Hello po, ask ko lang po kung nag-request pa po kayo ng travel authorization for OWP nyo. So, nasagot ko na siya doon sa comment. Pero, yun, para ma-share ko rin sa mga iba pang manonood. Nag-request ako actually ng travel authorization. And to share din sa inyo, sobrang paranoid ako bago yung day of flight namin para doon sa open work permit. Mas mahigpit sila sa open work permit. Hindi consistent yung mga hinihingi ng immigration officers dun sa mga nababasa ko. So, nag-request ako ng travel authorization directly dun sa email ng IRCC na nakapost sa website nila. Na-receive ko na yung travel authorization, nandito na kami sa Canada. So, hindi ko na siya nagamit. Sabi ni Shine, hi Shine! Shine Legarbes. Ma'am, nandito na ako. Hi sa'yo dyan, ingat ka dyan. Sabi ni Jonna Lugeres, thanks for sharing, madam. After ng biometrics, how many days hinintay niyo for visa and anong school po? Jonna Lin, I'm sorry, nakalimutan ko na kung ilang araw yung timeline namin. Pero I think na-share ko to sa group sa Facebook. And anong school? Lethbridge College po. So guys, so dun sa mga nag-a-apply pa lang or nagbabalak na mag-apply for study permit, I highly advise na sumali kayo sa mga Facebook group. Personally, ang pinakagusto ko kasi yung Facebook group is yung Pinoy Canada Student Pathway. Parang yun yata yung pangalan ng page. Sobrang dami niyang naitulong sa amin. Meron akong questions, magpo-post ako, and may mga willing talaga na sumagot sa'yo doon ng mga experiences nila. So, hindi ka malulos talaga. And alam ko na marami pang Facebook groups na ganun, na super eager talaga na tulungan yung mga baguhan. For me, dapat mag-join talaga kayo sa mga ganun. Parang support system na rin natin yun sa mga nag-a-apply pa lang. Sabi ni Grace Lynn Manzano, hello po, ask ko lang po, how's your interview sa immigration upon arrival sa Vancouver? Anong mga questions doon for dependent visa applicant? For dependent visa applicant, walang tinanong sa amin doon sa immigration officer ng Canada. Binigay lang namin lahat ng requirements namin na nakalagay sa clear book. Yun lang yung binigay namin sa kanila. Next na interaction na namin sa kanila is binigay na sa amin yung permits namin. Wala talagang question ako ma-share sa inyo about dun. May mga iba pang comments na nag-thank you and nag-God bless sa amin dito sa Canada. Say thank you po sa inyo. So moving on, eto na. I-share ko kasi sa inyo yung mga expenses sa pag-apply ng study permit sa Canada. Sa aming dalawa ng asawa ko. So, yung mga amounts dito, yung iba binayaran using Canadian dollars, yung iba naman Philippine peso. So, nagkaroon na lang ako ng conversion para may idea kayo dun sa Canadian dollar amount and sa Philippine peso amount. Before we begin, gusto ko lang magbigay ng little disclaimer na yung mga amounts dito could be estimates. Pwedeng applicable sa inyo at the time na mag-a-apply kayo, pwede namang nagbago na. Siguro yung magiging key takeaway lang natin dito for today's video is makapag-self-assessment tayo kung ready na ba tayo to apply for study permit. Kasi diba yung proof of funds natin not necessarily mean na kailangan galing sa atin. So pwede tayong makakuha ng letter of support kanyan. But the actual expenses for applying study permit, kailangan ready tayo. At saka marami rin kasi nagtatanong sa akin dito dun sa mga kakilala ko rin na gustong mag-apply para lang magkaroon kayo ng idea. Idea lang naman. Till na makakapag-devote kayo ng oras, ng effort para sa application nyo, better na mag-DIY kayo kasi sobrang laki ng masisave ninyo. And I know na maraming successful applicants na nag-DIY, so hindi ibig sabihin na nakapag-agency ka is ma-approve ka na. As you know, kasi nag-reapply kami, diba? Na-refuse kami nung una, nag-reapply lang kami the second time. So yun, sobrang lakas ng hangin, guys.
So next naman is yung passport fee. Yung passport fee sa Philippines is 950 pesos or 50 CAD. Better na mag-apply na kayo in advance para hindi kayo mag-hold sa oras. And make sure, wag kayong tutulad sa amin, yung validity ng passport mo as a student and passport ng dependent or dependents mo, valid hanggang matapos yung schooling mo. Like sa akin, 2 years, dapat yung validity ng passport namin lahat, valid hanggang 2 years. Pwede naman na 1 year. Ang ibibigay sa'yo is 1 year din na valid permit. Mahirap mag-renew ng passport dito. Siguro dahil din sa COVID, dahil sa pandemic. So better na gawin nyo yun sa Philippines. Para no need na mag-renew ng passport, no need mag-renew ng permits. So yung next is yung letter of acceptance from your school. Sobrang lakas ang hangin. Para nagagalit na siya. Okay, so yung next naman is yung pagre-request ko ng letter of acceptance sa school. Una, makaka-receive ka ng offer letter. And then, bago ka nila bigyan ng letter of acceptance, magde-deposit ko muna ng 1,000 CAD or 38,000 pesos. And then, since regular application kami, hindi kami required na magbayad ng 1 year tuition fee. The rest of the tuition fee for one sem is 5,280 Canadian dollars or 200,000 pesos. So, yung pagbabayad ng tuition fee balance is para na dun sa actual flight. Kasi minsan, hinihingi kasi siya sa immigration. May mga nabasa ko na hiningan sila ng tuition fee receipt. And then, requirement ni college is yung TOR from school. Nag-request kami ng transcript of records dun sa school ko sa Pilipinas. That is 150 pesos lang yung fee namin dun sa school. Tapos, pinadala namin siya through DHL, which is around 2,500 pesos. Another fee naman, yung books. So, importante kasi yung books, may mga subjects. Nalilito ako kasi yung tawag nila sa subjects dito, courses. So yun, may mga courses kasi na required yung books. Pwedeng e-text books or pwedeng yung books na ipapadala talaga doon sa location mo. So that is around 500 CAD or 19,000 pesos. And another set of requirements naman, yung mga permits. So, ito na yung mga permits. Nilista ko talaga siya, guys, kasi baka alam mo na may makalimutan. So, pasensya na kung may hawak akong papel dito. Application fee for study permit is 150 CAD. Sa open work permit naman is 100 CAD. A total of 250 CAD or 9,500 pesos. Since yun nga, nag-reapply kami times 2 yung application fee for us. Another fee naman, biometrics fee. Kung family application kayo, 170 CAD for your whole family na. Then, yung sa mismong schedule na ng biometrics dun sa Philippines, nagbayad lang kami ng 88 pesos for locker fee or 2 CAD. Then, next naman is yung medical. Ito, medyo, for me, pricey siya. Yung medical exam namin is 11,550 each. Plus, yung serum creatinine na 625 pesos. And yung kay Habi kasi meron siyang additional fee. Kasi meron siyang butas sa tenga. That is around 4,000 pesos. So, next naman, kapag approve na yung application ninyo, kailangan mo nang ipadala yung passport mo for stamping ng visa. Alam ko before, parang pwede yatang pumunta doon personally, pero dahil nga pandemic, hindi na nila ine-encourage yung pupunta ka pa personally doon sa kanila for visa stamping. So yun, pinadala namin yung passport namin sa LBC around 200 pesos, 210 pesos. And then, kailangan mo maglagay ng manager's check. Bakit? Para sa manager's check.
Kasi, ipapadala nila pabalik sa'yo yung passport mo. Ang alam ko nga nun, nung time na yun, is kapag dalawa kayo, isa lang babayaran mo. So, ang nilagay namin nung una na manager's check is around 400 pesos. Tapos, nag-email sila sa amin na kulang nga daw yung pinadala namin na manager's check. Kaya, nagpadala pa kami ulit na manager's check around that amount also. So, parang kahit sabay yung ipapadala yung passport ninyo, magpapag nagpa-stamp kayo, separate pa rin yung bayad doon. So, ayun nga, dahil may pandemic, may additional cost tayo na quarantine. Kailangan natin na mag-quarantine dito sa Canada for 14 days. Si Lethbridge College, meron silang binigay actually na mga list of hotels na tumatanggap ng mga magka-quarantine. Hindi kasi lahat dito is tatanggap ng mga magka-quarantine, mga foreign travelers na magka-quarantine. Meron kaming unang binook pero hindi pala sila tumatanggap ng mga magka-quarantine. So, naghanap pa kami ulit, which is yung Motel 6. Yung 14 days stay namin, 14 or 15 days yung nakabook, is 893 CAD or 34,000 pesos. Wala pa pong food yan. Kasi kami, wala kaming expenses sa food kasi yung mother-in-law ko, araw-araw niya kaming dinadalhan ng pagkain dun sa quarantine. Hindi ako makakapagbigay sa inyo ng idea kung ano yung expenses for food, pero I suggest na magdala kayo ng daing, ganyan, kung mahilig kayo dun. Kasi kami, marami kaming dala. Yung mga pancit canton, yan, makakatulong din yan. Like, kunyari, yung snacks nyo, ganyan. Meron ditong skip the dishes dito sa Lethbridge. Pwede nyo rin siyang gamitin para siyang grab food sa atin, Food Panda, parang ganun. So, pwede kayong magpa-deliver like for the whole day or for 2 days or 3 days, diba? Kasi hindi naman uso yung panis dito. Hindi kami napapanisan ng pagkain dito guys sa sobrang lamig or dahil winter kasi kami nagpunta. Yung skip the dishes pala guys, hindi ko lang sure kung meron siya sa ibang parts ng Canada. Bukod pa dito, meron medical insurance. So, yung iba, ang alam ko kasi kinuha nila is for 1 year medical insurance. Pero kami, for the duration lang ng quarantine yung medical insurance namin. And okay naman, nakapasok pa rin naman kami ng Canada. Para sa aming dalawa ni Hubby, 52 CAD siya or 2,000 pesos. Sa aming dalawa na yun. Yung medical insurance namin is Manulife. Yan, yung agency namin yung kumuhanan. So, hindi na namin siya pinoblema. Additional cost pa, yung kanina kong sinabi dun sa questions. Yung swab testing nga na 3,300 per person. So, lastly naman, yung flight tickets plus yung travel tax. Kasi yung unang nakabook for us through Flight Hub, layover siya to Japan. Kaso noong January nga, pumutok yung bagong variant ng COVID. So, parang naghigpit. Ang akala namin before sa Japan, hindi na allowed yung mga layover. Pero alam ko may mga nag-flight pa nung after nun. So, allowed pa rin yung layover nun sa Japan. Pero nag-rebook kami ng direct flight na kay PAL papunta ng Vancouver. Yung final flight na namin is Philippines to Vancouver to Calgary via PAL. That is around 2,300 CAD or 89,000 pesos para sa aming dalawa na ni Hubby. Yung travel tax naman, doon na kami nagbayad sa airport ng 1,620 pesos each or 42 CAD each. So, ayun na nga yung mga expenses na natatandaan ko so far. And sana magkaroon kayo ng idea dun sa mga gagastos eh. So, review lang natin yung mga expenses for study permit application and open work permit namin ni Hubby. So, una, yung agency fee and consultation. Again, discretion nyo kung kukuha kayo ng agency, guys. But I highly encourage na mag-DIY kayo if you have time and effort to do it. And
yun lang, kapag nag-DIY kayo, make sure na committed kayo. Kasi, alam ko, matrabaho siya, guys. And may mga kilala kasi ako na nag-DIY, na successful naman yung application nila. Another is yung Philippine passport para sa mga wala pa. Make sure na yung validity ng passport nyo is hanggang matapos yung schooling ng principal applicant. No hassle naman din yun ng permits. So yun, better do it in the Philippines. Then yung school fees, deposit, remaining tuition fee for one sem kung regular application kayo, yung books, yung TOR na need ng school. Next naman yung mga permit fees, ni study permit, open work permit, biometrics, medical fees, yung sending of passport to VFS. Meron naman yung mga pandemic additional cost like quarantine place, and then yung food nyo, swab test, medical insurance. Lastly, yung travel tax and yung flight tickets. So, all in all, it's around 15,000 CAD or 580,000 pesos. So, yun lang guys yung masyashare ko for now. And let me know if you have questions related to this or meron kayong questions na gusto nyong pag-usapan natin sa next video. So, knowing all these expenses, are you ready to commit? Are you ready to study and live in Canada? Sabi nga sa Psalm chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Noong una, to tell you, everything seems impossible, na hindi to para sa amin, na never namin makukuha yan. And wag lang natin kalimutan palagi na mag-pray. So, everything na hindi natin kayang makontrol, and kahit dun sa mga bagay na makokontrol natin, siya lang ang pwedeng makasagot kung para sa atin ba to or not. And in the end, kung para sa'yo, para sa'yo talaga yan. So, ayun lang guys. Thank you for joining me for today's video, and sana, again, natulungan ko kayo, nagkaroon kayo ng idea. Thank you guys, and sana makatulong ako sa inyo ngayon and sa mga susunod ko pang videos. Bye! Happy Sunday, everyone!